The Comelec's generally peaceful assessment comes even after violent incidents in the Bangsamoro region left at least three people dead. Lerio Bompat reports. Voting in clustered precinct in Bayabao Elementary School in Butig, Lanao del Sur was extended until evening. Following a shooting incident that killed Madid Bao, a candidate for village chairman of Barangay Puktan. Lanao del Sur police says Bao was shot dead by his brother following an altercation inside the voting precinct. Madid died while being transported to a medical center in Marawi City. Over in Basilan, six people were injured in a shooting and hacking incident in Tuburan before the voting started. Another shooting incident outside a school, this time in Datuodin Sinsuat in Maguindanao del Norte, left two people dead. Initial investigation by the police reveal there was a quarrel between the victims and one candidate and his supporters. Identified naman yung suspect, mayroon na rin nahuling persons of interest. The voting was transferred to a basketball court, but it was again disrupted by an explosion, triggering panic among voters. In another village in Datuodin Sinsuat, one person was injured after supporters of opposing candidates exchanged gunfire. In Kabuling village in Maguindanao del Sur, shots were fired, prompting voters to run for safety. But police personnel were the ones who fired shots to break scuffles between voters near a polling center. In Marawi City, voters in one village clashed. Voters also clashed in Nunungan, Lanao del Norte. Uniformed personnel eventually broke up the fight. Nunungan, pati po police pinagsusuntok na, pati nga yung military. In Puerto Princesa City, a group of men stormed into a school and tore up more than 300 ballots. At least one person was arrested. Authorities are still investigating the incident. The Comelec said there is no need to declare a failure of election because they have spare ballots. May parang isang buong grupo pero dalawa lang po yung pumasok at pinagpupunit, pinagsisira, pinag-aagaw po sa mga guro natin yung mga balota. Mga pulis kasi malayo at hindi po kalapit ng mismong eskwelahan dahil po sa policy natin na dapat ay hanggat maaari 50 meters ang layo nila dun sa kung saan ginaganap ang ating pong botohan. Inaalam po kung ito ay isang plano ng isang buong grupo o plano ng isang ng mga kandidato. Lirio Bompat, ABS-CBN News. This year's Village and Youth Council polls were generally peaceful. That's according to the Commission on Elections, despite recording incidents of election-related violence. Vote buying also marred the conduct of the elections. But for the Philippine poll body, it is not a cause for alarm. Napakalaking bagay po nito kung ituturing natin na nung 2022 elections, there were 1,200 plus complaints of vote buying. You draw your conclusions from that, but for us, this is a very positive and encouraging sign that our efforts have borne fruit, and we are very grateful for the participation of our stakeholders. Kasi yung Comelec for the past few weeks, naging aggressive sila sa pagpa-file ng kaso laban sa mga election law violators. And in fact, may mga kandidato kang na-disqualify for vote buying, for premature campaigning. So dahil dyan, natakot ang ating mga kandidato at yung kanilang mga supporters na huwag masyadong maging pasaway ngayong election at itong weekend. Despite some anomalies, the Comelec believes the conduct of the polls was a success. Generally po, pag pinagtiningnan nyo, generally peaceful po ang ating election sa buong bansa. Bagamat mayroong mga iilan na mga insidente ng karahasan na nangyari lalong-lalo na sa Bangsamoro, dyan sa buong Abra, wala po kayo naririg na kahit na anong problema. Doon naman po sa mga red category areas na 365, wala rin po mga pangyayari na wala pong mga kaguluhan na nangyari. President Ferdinand Marcos Jr. hails the outcome of Monday's Village and Youth Council polls. In a video message, Marcos congratulated the winners of the election. He also challenged them to genuinely serve the Filipino people.
Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap. Tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad.